yung media dumarating, tinatawag after the fact. So, narinig ng bahay, I'll give you an example, Mr. Che, papasok ng bahay, may nakita na isang sako doon na shabu halimbawa, pwede na sila magtapyas ng kalahating sako. And then, itatabing kalahating sako, halimbawa lang po ito, exaggeration na ito, kalahating sako. And then, saka tatawagin yung media barangay, hoy, pasok na kayo rito, ito, kalahating sako, picture-picture na media, magsasalita na, on-air na, live, pero huwag kayong kalahating sako, na itabi na. Sir, you're hearing me but you're not listening. Ito po ang simple na po ito eh. Papasok yung PDEA. Okay, pagpasok PDEA, naghahalugog. Pwede pa naman mag-standby yung ano eh, yung mga media doon. Pwede yun mang, hawak nyo naman yung oras eh. Pwede yung mapasukin kung kailan nyo gusto eh. Ako, pwede yung palabasin na nagsisearch kayo for 5 minutes kasi to make sure na talaga yung bahay wala talagang may armas doon. So, in 1 minute sir, pagpasok ng bahay, nakita nyo agad na may droga doon, pwede nyo maitabi agad yung ebidensya. Ipasa nyo sa isang kasama at yung isang kasama ihagi sa bintana yung mga droga na yon, and then saka papasok yung media. Oh, clear, everything clear. Di mo ba sir? I would like to acknowledge the presence of Senator Rapitol po. Thank you for coming over, Your Honor. At this point, I would like to give the floor to Senator Robin Hood Padilla for his opening statement. Magandang umaga po, mahal na tagapangulo at sa ating pong mga kasamang senador at sa ating pong mga bisitang bayani ng inang bayang Pilipinas. Wala naman po ako masyadong mahaba pang sasabihin dahil napakaganda na po ng inyong panimulang salita. Ang akin lang pong paalala ay napakaganda po ng naging kampanya ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung panahon po niya. Inshallah, wag po sanang magbago. Sana po magtuloy-tuloy. Sapagkat hindi po nababawasan ng droga, katunayan, nadadagdagan pa po. Ngayon po sa Estados Unidos, ang kanilang problema, yung fentanyl naman po ngayon na talagang sumisira po, hindi lamang po sa mga rural o malalayong lugar nila, kundi po sa malalaking syudad. Kaya sana po ito pong pagdinig natin ay maging hudyat para magpatuloy po ang pakikipaglaban natin sa droga, lalo po ngayon na involved talaga ang matatawag po nating mga narcos politicians. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Your Honor, Senator Robin Hood Padilla. May we hear from Senator Rapitol po. Sir, you have the floor, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Good morning, Mr. Chair, Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo, who's online, and all the guests here today. Before anything else, I would like to commend this committee for taking up with urgency our concerns regarding our law enforcement agencies. When I delivered my privileged speech last December, my esteemed colleague, the very capable Senator Bato de la Rosa, and I had a healthy exchange regarding the operations of our law enforcement officers. Nung araw na po yun, dinulog ko po sa plenaryo ang mga hinaing ng mga mahihirap nating kababayan na walang kapangyarihan, walang kalaban-laban, at walang kilalang ma-impluensyang tao kaya di nakakalaban ng pratas sa kamay ng ating batas. At naintindihan ko po, di naman ang pinanggagalingan. Naintindihan ko po ang pinanggagalingan ni Senator Bato de la Rosa tuwing pinagtatanggol niya ang ating mga kapulisan. Ako po'y nagigisa sa kanya sa pagsabi na mas marami pa rin ang mabubuti ang hangarin sa ating mga kapulisan kesa sa mga tiwaling pulis. Ilang beses na po silang tumulong sa akin para matulungan ang ating mga mahihirap na kababayan. And for that, I salute all our law enforcers. Unfortunately, I believe that we are all in agreement here today na madami pa din po tayong kailangan ayusin sa sistema natin. And to acknowledge that this is the biggest and hardest step that we have to make. Aminin po natin kung saan tayo nagkakamali. Kasi kung hindi, hindi tayo magbabago. During my privileged speech
I gave several suggestions regarding my concerns about the abuses of some of our law enforcers and unfair circumstances faced by the poor when it comes to law enforcement operations and criminal prosecutions. A, I propose that the quantum of evidence for the filing of criminal cases should be higher than more than mere probable cause para pag-isipang mabuti kung dapat ba isampa ang criminal case. Hindi yung kunting reklamo lang, kaso na agad. B, magkaroon ng batas laban sa pagpaplanta ng ebidensya. Sa ngayon, we only have laws against planting of firearms and ammunitions and drugs. Baka pwedeng isang batas, isa batas na rin para sa lahat ng klaseng pagplanta ng ebidensya at paasan ang penalty nito upang matigil na ito ang kalakaran na ganito. Ibig kong po sabihin, kailangan din po Mr. Chair, yung pagpaplanta ng mga baril, granada, mga patalim, isama na rin po doon. C, I fully support and will file my own bill regarding the body-worn camera for law enforcement operations. This will protect everyone, not just the people, but also our law enforcers. And finally, I'm filing a bill in line with the bill passed by Senator Gatchalian regarding the installation of CCTVs. But it is the installation of CCTV cameras in incarceration facilities, such as the detention facilities in our police prisons, the jails of the BJMP, and the prisons of our Bureau of Corrections. In the bill, I propose that there be CCTV systems in the common areas and in all entrance and exit points of these facilities. At idagdag ko din po na sa mga presinto, may CCTV system sa perimeter at sa mga investigation interrogation rooms. Dito po kasi nangyari ang mga kabalaghan, mga nabubugbog, at minsan nariripa ng mga naaresto ng mga kapulisan. Nais ko pong marinig ang panig ng ating mga resource persons tungkol sa mga panukalang ito. And finally, I want to get to the bottom of this reward system for informants and assets that involve the reward of giving the actual drugs to them. Isang malaking kahangalan. Ito ang totoo po. Ang lumalabas nito, ang gobyerno pang nagiging portion ng droga dahil sa pinamimigay ito sa mga asset na siyang involved din sa drug cartel. Kailangan maparusahan ang nakaisip nito kung sino man ang genius na may nakaisip, may isip nito. At lahat ng sumang-ayon na mga genius din sa ganitong kalakaran. Malaking bagay po ang mga assets sa law enforcement. Tanggap ko po yun. Pero kailangan ito po ay properly regulated. Sa totoo lang, base sa mga narinig kong itong mga asset na ito, ang nagiging dahilan din ng pag-aaway ng PNP at PDEA. Pag ang asset ng isa ay kalaban ng asset na kabila, naglalaglagan ang mga operatives ng PNP at PDEA. We've had very unfortunate incidents where our own people from PNP and PDEA on the opposite sides of shooting incidents and by-bust operations. Nakakahiya po tuwing nangyayari ito. Paano magtitiwala ang mga tao sa atin kung ganito palagi ang nangyayari? Ang problema kasi sa mga asset at informants na inaalagaan ng ating mga law enforcers ay sila mismo ay mga kriminal din. Sila mismo ang nasa puso ng mga sindikato. And we allow our law enforcers to do business with these criminals through reward system. Ang nangyari, mismo ng ating mga law enforcers ang nagiging kriminal na din. How do we regulate this? How do we maintain the integrity of the PNP and PDEA? Ano natin ito masolusyonan? I hope to be able to get answers to these questions during this hearing. Mr. Chair, I expound on them and raise other concerns later. Thank you, Mr. Chair. Honorable Moro Virgilio Lazo, Director General, nandun na rin lang po kayo. Hindi niyo po naisipan na tanungin doon sa asset o yung pumunta sa inyo, nakaharap niyo na sino dito sa PDEA ang gumagawa ng ganong kabalastugan. Kasi sabi mo, sinabi sa inyo, yun ang kalakaran maging sa kabila. And he or she was repairing maybe to the PNP, as you said. So doon na naman po nung sinabi niya, yung kalakaran eh. Okay, sige, yun pala ang kalakaran. Sino
ang mga involved dito sa PDEA na gumagawa ng kalakaran na yan kasi hindi ko alam yan. Hindi ako papayag yan. You should have at least asked kung sino sa mga tauhan mo sa PDEA, present or previous na involved. You didn't ask that? That's a simple question. Yes, Your Honor, I'm sorry I wasn't able to ask that question. Why not? Mataas pong rango ninyo. Dapat po, naisip niyang tanongin yon. Kasi di ba dapat very excited ka na linisin yung PDEA sa anumang klaseng katiwalaan, whether previous or present. Doon pa lamang po, sana red flag ho agad yun. It should have rung a bell. Nothing, abay may kalokohan pala rito na yung drugs pala ay binibigay na reward. At harap-harapan mo na nandyan na sinabi sa iyo na ang kalakaran dito sa PDEA. Sino sa PDEA? You should have asked that. Nagtataka lang po ako bakit po hindi niyo po natanong yon. Yun lang po, Mr. Chair. Alam mo, sir, itong mga tao na ito, yung mga asit-asit na yan, alam naman natin yan. Nilalaro tayo itong mga tao na ito. And for all you know, mamaya, totoo man yan o hindi, yung sinasabi niya, meron niyang intention. Bakit siya nagsabi ng ganun? So, to make things clear, lahat naman tayo, nobody from within this room. Mapidiya man, mapulis man, mamedya man, mamere spectator man. Nobody from within this room na papayag na ganun talaga ang kalakaran. Alam ko hindi, walang papayag niyan. Yung mga masira ulo lang, yung mga talagang mga sagad to the bones na yung kasamaan ng mga police at PDEA agent na yan, payag ng ganun. Wala man talagang papayag sa atin yan. Kaya sana, I hold you responsible for your disclosure. Dapat na-realize mo na you are the PDEA director and yung ginawa nilang revelation is a violation of law. Sana, luapin mo sir ngayon, hanapin mo yung tao na yon at sabihin mo, tumayo ka sa state witness, alagaan ka ng gobyerno. Para tayo lahat dito. Kaya mong gawin yan. Yes, Your Honor. We'll try to get in touch with them again and talk to them, Your Honor. Mr. Chair, pwede makasingit. Thank you for that. Go ahead, Sir Turtelbo, Your Honor. FYI lang, Director Lazo, Director General Lazo, para sa kalaman mo at sa kalaman ng mga polis, ito yung sistema, Mr. Chair, and I hope you'll agree with me. Sa lahat ng mga illegalista, ito yung sistema. Kapag nagpalit ang administrasyon, lalapit yan sila doon sa bagong upo. Sir, ito po yung dating kalakaran. Ito po yung pwede maibigay namin sa inyo. At ito po yung dapat ine-expect namin na maibigay ninyo. So therefore, for me, in my humble opinion, yung tao lumapit sa kanya, nagsasabi ng totoo po yun. Kaya nga sinisingil lang niya o tinetesting niya itong si Director General Lazo kung papayag ba siya sa ganun lumang kalakaran. Dahil kapag hindi siya pumayag, then hindi na ipupush yun, then hanap sila ng ibang grupo na papayag. Ganun po yun eh. Hindi naman out of the blue, yan po'y ginawa-gawa po nung lumapit kay Director General Lazo. Di po ba? And you agree with me. So tuwing, nung kayo po inilapitan itong asset na to, paupo nilang po, tama? Oh. Yes, Your Honor. Kaya nga po, so ibig sabihin, yung bago kayo naging PDEA Director General dyan, yung previous administration, ginagawa na yon. Kaya nga pinupuntahan ka para magpresenta ng kanilang offer sa'yo. At buti na lang, hindi ka pumayag. Ang pagkakamali mo lang, nandoon ka na. Rap mo na siya, face to face. Hindi mo lang tinanong, oy, or, I don't know kung paano mo tawagin, para hindi naman matakot, pwede mo bang malaman? Yun yung laruin, di ba, Mr. Chair? Okay yan, pero teka muna, sino bang may umpisa ng kalakaran na yan? Para malaman ko, baka naman pwede kong tawaran yan. Di ba, para huli-huli lang. Kunyari sumasang-ayon ka, magbabanggit siya, kasi si ganito, ito yung binibigay. Kasi kami, hindi namin kaibigayan. Sige, sino-sino pa mga involved? Huli-huliin mo lang hanggang sa makakuha ka lahat ng impormasyon na kailangan mo para makasuhan agad tulad na sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Pero hindi mo ginawa, nakakapagtaka. Ikaw, PDEA director ka, malinis ka, hindi mo yung ginagawa. Baka the people under you
may ginagawa na ganun. So, you've been regional director, I think, I'm sure, hands-on ka pag RD ka sa lahat ng operations. Sir, pag nag-30% ka kasi, sisingaw yan, sir. Impossible hindi sumingaw yan. Ibig sabihin, pag kumuha ka ng droga, out of doon sa huli mo, sisingaw yan, sir, sa mga law enforcement. Ito na nga, sumingaw nga. May sumingaw yung nagsabi. Hindi natin nga alam, sir, kung paano ang singaw niyan eh. Kung, sir, kung ako yun, kung nilapitan, kung una kong tatabahuhin, yun lumapit sa akin kasi siguradong basurero yun. Kasi alam niya kung sino yung nagte-30% eh. Yun dapat ang kakandakan ko ng intelligence operation. Dahil, sayang, sir, yung legacy na iniwan ng ating presidente about sa war against drugs. During that my time, 2020, pandemic pa yan, sir, nakakuha tayo 3.994 tons of dangerous drugs. Kung may 30% yan, sir, sisingaw yan. Bakit? Every operation namin, sir, meron kaming NICA, kasabay namin. Kasabay namin, sir, ang ISAP, kasabay namin ang PDEG. Definitely, sisingaw yan, sir. Okay. Mr. Villanueva, ito pong tanong ko sa inyo. Run me through paano po yung kustudiya ng droga once na nahuli up to the time na yun ay sinunog. Di ba, halimbawa, minahuling 10 kilos. Alright? Within 24-hour period, yan po ay dadalhin sa laboratory para i-test. So after na may test ng laboratory at sinabi na, yes, talagang sure to na shabu, anong sumunod na proseso? Lahat yan, sir. For example, pagkakahuli pa lang, there should be an inventory of dangerous drugs under Section 21. Okay. So dapat na andon ang prosecute, member ng Department of Justice, okay. Na andon ang elected public official. Na, okay lang po tayo doon. Tinetest po. So, di ba on-site nagtitest sila? On-site testing. Exactly. Oh, alam ko po yun. And then? Diretso ngayon yan, sir, sa PDEA Laboratory. Para habang hinihintay? Habang safekeeping. Doon, sir, ilalagay. Habang hinihintay yung result kasi 24-hour period. Yes, sir. Yes, sir. Pero pag inano na yan, sir, idiniretso sa laboratory, sir, CCTV all over. Sino po nagdadala ng drugs from the site up to the laboratory? Yung seizing officer, sir. Seizing officer. Kasama yung chemist natin. Kasi during pagpunta doon, sir, ipinapagpunta agad natin yung chemist okay. natin. So, seizing officer, yung maoperatiba, yes, sir. And then chemist. Meron pa bang iba? Wala na po. Baka escort. Escort na, sir. Escort. Yung escort. Yung member ng operating team as their escort na. Dediretso ngayon yan sa PDEA Laboratory. Okay. So doon na ngayon, i-examine okay. Dangerous drugs hanggang sa makuha, sir, yung result. Kaya after 24 hours, yes, di ba yung requirement? Yung result. Yung nakuha na ng result, ipapasok na ngayon yan, sir, sa vault. Sa evidence room natin. Okay. Yung evidence room, sir, tatlo ang padlock nun, sir. Okay. At merong biometrics. Okay. So, ibig sabihin, tatlong tao ang kailangan para mabuksan yung vault. Okay. And so, everything else, so from the laboratory going to the vault, sino po yung nagpapasok? Yung sa laboratory na, sir. Kasi ite-turn over na ng seizing officer sa chemist in charge dun sa case na yon. Kaya nga po. So, yung mga taga-laboratory, sinabi nila, okay, sertipikadong drugs, shabu itong 10 kilos. So once nasabing shabu itong 10 kilos, ito mga taga-laboratory ang magdadala ng seized drugs sa laboratory. Ano mismo, sir, kasi yung pag-inutid na sa laboratory, take charge na ang chemist doon. Wala nang pakialam ang seizing officer doon, sir. Okay. Kasi yan yung handling of drug evidence. Okay. So once na na-take hold na ng laboratory yung droga, labas na yung seizing officer, chemist na ang in charge dun sa handling of the dangerous drugs. At yan po, guarded yan 24/7, sabi nyo nga po. Come again, sir? Guarded po yun, guardyado po yung... Yes, sir. Every room, everywhere may CCTV, tinetesting. At the same time, pag nakuha na lahat yung, na-testing na lahat ng drugs, pasok na ngayon, sir, sa stock room, sa storage room. Tama po. With three... padlocks and a biometric. Okay. Ipapasok na yan sa loob ng laboratory at sa loob ng laboratory, sir, is meron pa rin CCTV. Okay. So, in short, ibig sabihin talaga mahirap. Mahirap, sir. Ang tanong ko po sa inyo,
Bigyan niyo po ako ng listahan ng mga kaso na pinala niyo na huli niyo ng droga na na-technical po ang PDEA dahil po sa handling of evidence. Ilan po ang mga kaso na kung saan na-dismiss yung against those? Well, sir, I don't have the details. I need. But they can provide they you. For the PDEA can provide kasi you with the... Balita ko, may mga insidente na na-technical po ang PDEA dahil nga po sa handling of evidence. Nati-technical po ang PDEA dahil po yung mga operatiba hindi po umaten sa mga kaso. So I need data for those. Yes, sir. We can course through thank you. Director General, sir. Yeah, Your Honor, maybe the PDEA can provide that. Yes, sir. I mean, sorry. Director Lazo. We will submit, Your Honor. Even for the PNP. Yes, PNP. Ako, very confident ako sa PNP now. Wala nang gagong operatiba ngayon na magpapail ang kaso tapos pag nabayaran, hindi na magsisipot sa hearing dahil alam nilang madidismiss na servisyo. May okay. Corresponding non-appearance ng isang hearing, automatic dismiss yung police na yan. Am I correct? Diba? Pero kailangan dismiss. Po, pero mag-submit pa rin kayo dito sa committee, ha? Ng record. Lana po sa mishandling of evidence. Yeah. Meron po man na didismiss na kaso, alam ko po. Nati-technical po dahil sa mishandling of evidence. Kaya nga, ibabangga ko yan doon sa sinasabi ni Mr. Villanueva na talagang guardyado yung mga drugs, imposibleng may makalusot. Pero bakit may nati-technical sa mishandling of drugs? Yung malaking tanong. Pangalawa pong tanong sa inyo, Mr. Villanueva, yung pong sinasabi ninyo kanina, galit na galit kayo, na basurero yun ang drugs, of course basurero ng drugs yun. Pero nagbigay po siya ng information na hindi naman gagawa-gawa ng out of the blue, gagawa siya ng istorya, 30% pa sa dinamdaming numero, di ba? Kung wala siyang pinagbabasehan. Ako'y naniniwala, it's a possibility na nangyayari po yun. Kaya nga po, di ba, back in December, meron pong na-raid ng PNP sa Taguig, opisina mismo ng PDEA, na magbebenta ng droga, di po ba? O, saan po nga galing? Sana yung droga na ibibenta nung taga-PDEA sa Taguig na ang pagbebenta ng asset ng mga, ang PNP mismo. Saan ang galing yun? Sa mga huli siyempre. Di po ba? Kaya it's possible na yung sinasabi ng asset kay DG Lazo may katotohanan. We have to accept our fault, our weaknesses. Nang sa gayon, doon naman natin masosolve ang isang problema. Maaring may katotohanan. Imbis na babanggain nyo, we have to investigate. Di po ba? And I'm sure hindi naman gagawa-gawa ng istorya. He's a very respectable man, especially he's a Major General. And again, I'll salute you for the second time. Dahil ito po yung in-expose nyo. I salute you really. Brigadier General, Major General Lazo. It's unfortunate lang na hindi nyo po natanong yung mga dapat itanong para makahon mo sana yung asset, makuha mo yung mga proper information. Nang sa gayon, ma-expose yun, makasuhan ang dapat makasuhan. Pero ako, in my humble opinion, nangyayari po yun. Ulitin ko po, alam po ninyo ito, mga taga-law enforcement, tuwing bagong palit ng administrasyon, may lalapit at may lalapit dyan na illegalista. Sir, ito po yung kalakaran noon. Ito pong offer namin. Ano po yung kaya nyo? Ano pong kaya nyo tanggapin? Ano pong gusto nyo? Ganon po nangyayari palagi. And I know that. Having been dealing with the PNP, PDEA, and other law enforcement for the past 20 years, alam po nangyayari yan. Alam na alam ko po yan. But you cannot deny that. It's just unfortunate dito kay Major General Lazo, hindi niya natanong yung simple question na, di ba, sino dito ang gumagawa ng ganun maling kalakaran, di ba? At hindi ako dyan, not under my watch. Yun lang po sana, Major General Lazo or DG Lazo, sir. May mga pwedeng mangyaring ganun. So, immediately, habang yung malapit na tayo, meron na tayong exclusive na kinukuha from a network sa media. Nakasama during the before papasok tayo doon sir sa loob. Nandiyan na naka-ready na sabay na sila pag-aspay niyo. Pasok na. No sir. Pasok. No sir. Mr. Chair, member ako ng media. Hindi po. In a lot of cases, limits po ng media pagpasok sa loob ng bahay sa operation off. Halimbawa, papasok yung isang bahay na maraming drugs. Hindi po makapasok ang media, nasa perimeter lang. Okay? Tama po.
Naging member din ako ng media, nakasama rin po ako sa operations. Yes, hindi po sasama hanggang sa loob kasi sasabihin, for your own protection, tama nga naman, baka may magkaroon ng barilan, hindi ka namin sagot. Cargo kayo namin. So yung media sa labas lang. At palagi po ito nangyari. Pag i-interview ko yung mga media ito, nung senator na po ako, maging yung before na nag-interview ako sa mga hulihan, yung media dumarating, tinatawag after the fact. So, narinig ng bahay, I'll give an example, Mr. Che, papasok ng bahay, may nakita na isang sako doon na shabu halimbawa, pwede na sila magtapyas ng kalahating sako. And then, itatabing kalahating sako, halimbawa lang po to, exaggeration na itong kalahating sako. And then, sa katatawagin yung media, barangay, hoy, pasok na kayo rito, ito, kalahating sako, picture-picture na media, magsasalita na, on-air na, live, pero huwag kayong kalahating sako na itabi na. Your reaction? Yeah, well, sir, remember nung regional director ako ng NCR, meron tayong programa, sir. Pinagsasambayan natin, sir, yung tutok tulfo natin. And every week, sir, kasama ang may table dun, sir, yung staff and yung crew ng tutok tulfo, sir. Pero kay Erwin, na programa po yun, and I appreciate that. Yes, meron ganun programa yung kapatid ko. Pero ang sinasabi ko po, sir, sa actual raid, pasok sa lungga ng mga drug lord, hindi po kasama ang media kasi kayo po mga taga Pedea, nakabulit po, pes kayo, may mga armas kayo, hindi nyo isasama yung taga-media kasi for their own protection. At hindi rin po paraig yung ibang taga-media kasi baka tamaan siya sa crossfire. Yes, kaya isang sabi ko sa naiwan po yung taga-media sa labas ng bahay. Yes, sir. Yan aglusob, wala po. Kaya, yes, again, ulitin ko for the second time, doon pa lamang po, pag may nakita doon na bulto-bulto na drugs, pwede na pong hatiin kung tiwali po yung Pedea agents. Hati na po yun, itatabi na yung kalahati, tatawagin yung media, okay, punta ka rito, ito, may nahuli kami. Ito yung bulto na huli namin. Di po ba? Yes, sir. Tanong ko lang, is that a possibility? It's possible. Okay. Before papasok, naka-ready na yung mga camera nila, sir. Uli, pagbaba, kasama sila hanggang sa labas ng pintuan. Nakapasok na ang ating mga ahente na secured na ang area, pasok na, sir, ang ating media. Wala pang raid, wala pang search dun, sir. Wala pa pong search. Mag-start lang ang search natin. To be clear, pasok ninyo na clear meaning no imminent threat sa area, tsaka natin papapasukin, sir, ang media. Hindi pa kayo naghahalongkat. Wala pang halongkat sa gamit. Wala pa, sir. Okay. Clear lang muna na. Walang threat. Walang threat. Clear. Walang threat. Papasukin na natin, sir, yung okay. Media. So, meron siyang exclusive. So, meron na tayong witness during the search, tsaka sir pa lang tayo maghahalungkat ng mga gamits. And it's covered by sir, media. Sir, you're hearing me but you're not listening. Ito po ang simple na po ito eh. Papasok yung Pedea. Okay, pagpasok Pedea, naghahalugog. Pwede pa naman mag-istambay yung ano eh, yung mga media ron. Pwede yung hawak nyo naman yung oras eh. Pwede yung mapasukin kung kailan yung gusto eh. Ako, pwede yung palabasin na nagsisearch kayo for 5 minutes kasi to make sure na talaga yung bahay wala talagang may armas doon. So, in 1 minute sir, pagpasok ng bahay, nakita nyo agad na may droga doon, pwede nyo maitabi agad yung ebidensya, ipasa nyo sa isang kasama at yung isang kasama ihagi sa bintana yung mga droga na yon, and then saka papasok yung media. Oh, clear, everything clear. Di ba, sir? Actually, pwede naman nangyari talaga yun, sir. Yun lang po yun. Pwede naman nangyari talaga yun. At sinasabi ko lang po, maaari nga pong, marami pong magagaling na mga PDA agents. I know that for a fact. In fact, tinatawag kayo palagi. Di ba, humingi ako ng tulong at nag-perform naman kayo. Ang sinasabi ko lang dito, meron din mga loko-loko, mga taga-PDA. Ganon din po sa PNP. Kaya nga po, pinag-usapan natin to para makabuo tayo ng mga proseso, ng mga batas at mga guidelines. Kasama po kayo mga stakeholders. Saan natin mapigilan ito at hindi na maulit? Yun po yun. Sana ho, sir, huwag kayo mapikon. Yes, sir. Sana mag-cooperate kayo sa amin nang sa gayon we can formulate laws na makatulong po sa mapagandang trabaho nyo. Wala ko tayong malusutan. Kasi, sir, kung sabihin nyo, malinis and all, eh bakit po, babalik ulit ako nung December, mini-raid na opisina ng PDEA, magbibenta sana ng maraming droga, saan ang galing yon? Di po ba? Eh di kundi dahil sa mga raid, sa mga huli. Tama, sir? Thank you, sir. Yes, sir. So, Your Honor, the other way of saying that is that kahit na meron silang 500 million ngayon na intelligence fund ang PDEA, tapos zero amount of drugs were confiscated. At makita natin,
So wala na talagang drugs na nagkakalat sa lansangan. Oh. Well, napakaganda noon. So okay ako doon kahit na zero amount na nanghuli. Basta wala na talagang addict at wala na nagkakalat. Problema doon, Your Honor, kagaling ba wala ng drugs, eh baka nandun sa matakipit din na tiwali. Itinago na nila yung drugs. At ibinento sa ibang lugar. Hindi, I'm just joking. Pero, I agree with you. Maganda yung sabihin, they're doing their job. They're doing their job. They're effective. Natatakot. Natatakot. Yung mga baka pumunta sa ibang lugar o tumigil na. Yes. Pero an addict will always be an addict unless na rehab. Mukhang bihira yan. In a real world, maganda po yan. Napakaganda. Napakaganda sana. Yung na makarating tayo sa ganung status. So. Pero hindi po mangyari yan kasi yung mga adik talagang hanggat hindi marihab yan kailangan maghanap ng droga yan at habang may mga adik meron po talaga mga there's demand, there's supply. There's supply, there's demand. Okay, sinasabi ni Mabalitay General Lazo, maganda po yun na daily po ano yung random drug testing. Ang tanong ko lang po, is it a practice even before you? Ganun po? Yes, Your Honor, yes. Bakit po sa mga nagdaang taon nababalitaan po natin sa news may mga PDEA agents na may kuli pa on-cam na nagsasabo. Ba't hindi nahuli yun sa random testing? Na daily. Maraming mga PDEA agents na nasangkot po sa pagdidil ng shabu ng mga addict kung daily po. So merong mali doon sa sistema ng pagda-drug testing. Your Honor, according to our chief, the director for Internal Affairs Service, we have a total of 32 dismissed agents already caught using... Thank you po. Yes. Thank you for that. Pero ang tanong ko nga po, di ba sabi nyo, every day tinetest po for drugs, kung drug user, yung operatiba ninyo, daily po yan, noon pa ng mga previous administration. Pero bakit po, tulad yan, sabi mo, 39 dismissed kasi nga po nagda-drugs. So, failure po, fail yung system that you put in place para dun sa drug testing. What I'm trying to say is, alam na pala nila magda-drugs, baka mag-absent, drug test, mag-absent sila, or hindi lang sila magdodroga ngayon, or meron sila mga inumin para pagdating sa drug testing, eh hindi makikita yon. Or ang mag-iihi, kasamahan nila na hindi nagdodroga, o siguro sikatanya nila, o di ba, kapitbahel ka, iihi ka rito, at dadaling ko doon kasi magkakaroon ng random testing. I'm just saying this as an example. Kasi nga po, kung proof yung random drug testing nyo daily, eh wala na usan naman na-dismiss ng mga drug addict ng mga taga-PDEA agents na kayo mismo nagsabi, 30 na napa-dismiss nyo, which is okay, tama yon. So, ibig sabihin po, yung sistema nyo in place for drug testing, hindi po effective. Kasi may nakakalusot, tama po? Yes, Your Honor. Let me just correct myself, Your Honor. The conduct of daily random drug testing is not all agents, Your Honor. Then it should be all agents from now on. Undercover agents. They can consider that, but it will be also very expensive. Pero, Your Honor, ganito kasing ginagawa, lalo na PNP. Napakalaki yung agency ng PNP, di ba? Pag mag-conduct ng random testing, parang random exclusive testing ito eh. Ganito, mag-drug test tayo bukas ha, siguruhin ninyo na andyan si ganito, si ganyan, dahil yan, pinagdududahan na talaga natin yan na gumagamit na droga. Yun, sinisiguro natin yan na nandyan yan para, kasi alam mo natin yung sinong gumagamit o hindi, pinagdududahan na ito. Kaya dapat andyan yan, kaya nag-drug test tayo. So, yun, hindi kasi kung everyday lahat ng operatives, napakalaking gastos. Siya po nagsabi every day. Ganun din po kayo, sir? Random every day. Yes. Pero baka tatlo, apat o lima yung pinagdududahan. Okay. Yun ang ipinag-every day natin, yung pinagdududahan. Sino ang boss ni Mayo? Direct superior niya? Immediate superior, sir, is Colonel Ibanez, Rodolfo Ibanez. Anong status mo ngayon? Good morning, Your Honor. Ang status ko po ngayon, sir, is under restrictive custody ng HSS ng Camp Crami. Bakit nagkaganon yung tao mo? Actually, Your Honor, ako rin po is nagtatanong sa sarili ko kung bakit nagawa ni Sergeant Mayo yun. Narinig ko kahapon yung statement ni General Domingo
na merong sinabi si Sergeant Mayo doon sa anong initial interview niya. Naisip ko, Your Honor, parang mabigat sa akin kasi yung tiwala ko sa tao, talagang yung buhay ko pwede kong pagkatiwala sa kanya eh. Ganito, maniwala ka ba na isang Police Master Sergeant Mayo mag-operate ng isang toneladang drugs, kaya niya yun? Kung walang ibang kasama yun? Ikaw ubus niya. Ikaw ubus niya. Maniwala ka ba na kaya niya gawin yun? Your Honor, I cannot answer dun sa kung paano niya nagawa yun, Your Honor, kasi hindi ko po alam talaga kung anong nangyari. The best po na pwedeng magsalita dun is si Sergeant Mayo. Well, somebody explain. Yeah, go ahead, Joel Karamat. Good afternoon, Mr. Chairman, sir. Thank you, sir. Sir, I was the one who was responsible for these two mammals being assigned at PDIG. But I have my presentation, sir, to explain everything, sir. So go ahead. Ito para maklaro ito lahat, bakit nakabalik itong mga nasa watch list at sa PDIG pa nilagay? Para tayong sira ulo nito na pupukol ng bato sa ulo natin. Pabalik-balik yung problema. Nasa watch list na, ginawa pang PDIG NCR. Ikaw, ma-explain mo, bakit ka nasa NCR? Nasa watchlist ka man? Hanggang ngayon, cleared ka na ba sa watchlist o hindi? I was cleared, Your Honor. Cleared ka? Sigurado ka? Yes, Your Honor. Okay, great. Kasama ito si Ibanez, si Colonel Ibanez at si... Actually, sir, it was Colonel Ibanez lang yung kinuha namin din, sir. And then recommended itong si Colonel Ibanez, itong si Mayo to be... Sir, sir. Bata niya talaga yan, sir. Bata mo pala ito talaga, si Mayo. Yes, sir. Ikaw lang ang gustong i-reproject, tapos de-recommend mo si Mayo, bit-bit-bit mo. Am I correct? I was journalist, sir, kung... Mr. Mayo, do not lie. Then... Yes, sir. Actually, sir, nag-recommend ako kung sino kong pwedeng dalhin. Since na ang projection sa akin is mag-deliver ng accomplishment. Since hindi naman po ako Superman, sir, na kwan, wala po akong makasama talaga na may know-how how to operate on a... Alam mo, dapat yung pag-reproject sa inyo dito, you take this opportunity dapat to clear yourself. Dahil nasa watchlist ka, di ba? Si Mayo, kasama sa watchlist. Dinala kayo dito para reproject. Dapat nag-deliver kayo at nagbago kayo. Alam mo, there's always a second chance. There's always a second chance. Binigyan kayo ng second chance. Naintindihan ko yung gusto ng PNP leadership. Nireproject kayo para i-prove yung sarili ninyo na hindi kayo ganun kasama. Dapat ang second chance, ginamitin nyo para ipakita sa buong mundo na nag-reform kayo. Hindi second chance para lalong lumala as what happened to yung bata mo na si Master Sergeant Mayo. I don't believe. Masya lang ang may kagagawa nito. Isang Master Sergeant, marami pa itong kasama. Sigurado ako. Ako, magbabase lang ito sa ebidensya, ha? Pero I don't believe, I'm not satisfied. Kaya bata mo siya, dapat incomplete on your part na siniguro mo na hindi magluko yung bata mo. So go ahead. Bago tayo malikaw kasi, nabanggit niyo po, and I totally agree with you, Chairman, Mr. Chair, yung dapat, ito yung pagkakataon para linisin niya yung kanyang pangalan sa projection ng taong bayan na siya i-reform na kung walang katotohanan yung mabintang sa kanya. Now, I have some few questions for you, sir. Ito po'y voluntary and it will not be accepted in court. Kasi nga po, itong sasabihin ko sa'yo, hindi po pwedeng magamit. Ibig sabihin na para ikausampan ng kaso. Willing ho ba kayo magpa-lie detector test? Yes, Your Honor. Willing ho ba kayo mag-undergo ng yung hair follicle test? Yes, Your Honor. Pagsabayan po yun.
Yes, Sir. Willing ba kayo submit ang inyong SALN from previous years and up to present? Yes, Sir Honor. Okay. Mr. Chair, pwede ba natin ma-request yun? Pagawa agad natin yung hair follicle test immediately. Yes, para naman makatulong tayo sa kanya. Kasi kung talagang malinis siya, then so be it. Eh, in the eyes of public opinion, in the court of public opinion, na okay, medyo okay pala to. Kasi hindi siya nag-alinglangan magpa drug test, lie detector test and all. And then kung lumabas na positive, then announce natin. Kahit pa paano, makatulong tayo sa kanya. Mali mo, talaga inosente siya tulad sinasabi niya. Diba? Okay. Isang follow-up na naman na question, Colonel. So, kayo po ang direct supervisor ni Mayo? Actually, Your Honor, I'm the OIC chief ng Isuyo NCR. Kaya nga po. So, there were teams both on... So, ibig sabihin, lahat po ng mga galaw ni Mayo, hindi ba siya gumagawa ng report prior to the operation? At binubusisi mo dapat yun, titingnan mo kung tama ba yung ang gagawing operation, kung susunod ba sa protocol, and then after that, nagbibigay ba siya ng accomplishment report sa lahat ng operations niya? There were standard operating procedure po, Your Honor, na sinusunod yung... Tanong ko lang po, may SOP po dyan. So ang ibig sabihin, sa lahat ba ng operations ni Sergeant Mayo, kayo ba pinapasahan ng report? At siyan po ba'y chinecheck nyo para masiguro na tama po yung mga nakalagay doon sa report? It is what it is. Actually, Your Honor, I instructed my subordinates to conduct ng my own query doon kung ano nangyari doon sa... No, sir. Huwag niyo po ipasa sa subordinate niyo. Kayo po, bilang direct supervisor, dapat po yung report, didiretso po sa destiny niyo at pag-aaralan niyo po kung ano po yung operations na ikakandak nitong si Sergeant Mayo, sino mga kasama niya, at ano pa yung mga bagay-bagay na dapat mapag-aralan para masiguro na tama yung nakasulat doon. And then after that, after the operations, dapat nagsasubmit siya. Anong tawag ko nun, Chairman, yung after the operations, magsasubmit yung isang police ng report? After operation report? After operation report, yeah. Magsasubmit sa iyo. Yan po ba yung ginagawa? Yes o no lang pong sagot doon? Your Honor, ginagawa po lahat yan, yung mga report na kailangan doon sa mga operations. Okay. Direktahin na natin, Your Honor. Direktahin na natin. Ikaw ba, di ba, ikaw mismo nag-handpick kay Mayo na isama dito na i-reproject. Tapos ngayon, mablind ka ni Mayo nung one tumilada na droga na tinago niya? Mablind ka niya? Nablind ka ba niya o hindi? Alam mo yun? Actually, Honor, yun po yung medyo mabigat sa akin. Kasi parang caught unguard ako sa kanya. Kasi sinabi ko kanina, is yung tiwala ko sa kanya is parang yung kahit buhay ko is pwede kong pagkatiwala. Pero in spite doon sa tiwala ko, ba't nangyari yun? Medyo mabigat sa akin. Kaya gusto ko po rin malaman, Your Honor, kung ano talaga, kung pwede siyang magkuhan. Gusto ko rin malaman talaga. Alam mo, kung ako ikaw, nung nangyari pag-grade kay Mayo, andun si Mayo, hindi lang sakal matanggap ni Mayo sa akin. Kung ako ikaw, ha? Hindi lang sakal. I don't know what will happen to Mayo kung ako ikaw at malinis ako, konsensya ko. Pero kung mahirap mag-akusa. Pero sige lang, anyway, may kinakaharap man kayo na mga admin case at saka kung ano-anong disciplinary mechanism na ginagawa ng PNP ngayon din, harapin ninyo. Harapin yan. Ako, galit ako. Bakit binalik yung mga tao sa drug operations ba? Alam natin na mga nasa watchlist na itong mga tao na ito. Bakit binalik pa? But I cannot question the wisdom of the PNP leadership at that time kung ano yung rason nila. Gusto nilang maka-accomplish? Mayroong ebidensya o wala. Kaya mo palang sagutin eh. Kaya mo palang sagutin. Itao mo si Mayo. Itao mo. Handpick mo. Magpapagbulagan ka lang. Huwag mo kaming lukuin dito na bulag ka sa lahat ng ginagawa ni Mayo. Ano?
Your Honor, yung insidente po na yun is talaga din po akong nabigla. Tulag ka? Yes, Your Honor. Binulag ka ni Mayo? Aminin ko po. Napata mo, nanghantik mo, binulag ka. Isang nila ng Cebu. Nabulag ka, nasa tunila ng Cebu. Wow, napakagaling ni Mayo. Mr. Chair? Yes. Nabagit mo kasi handpicked. So, handpicked mo talaga si Sergeant Mayo, Colonel? Your Honor, nirecommend ko lang po kasi kailangan po. Yan lang, nirecommend niyo po. Yes. Paano po siya nirecommend? Saan po siya galing bago ma-handpicked niyo para sumama sa... Base po sa nakalista kasi doon lang po kasi ang pinipili. Kaya nga po kayong pipili. Ano kayo pumipili? Actually po, nirecommend ko po siya kasi nga... Kaya po, hindi siya nirecommend ko dito sa kilala, di ba? Kasi yung position ni Mayo ay sensitive, di po ba? So you will not recommend any person whatsoever sa isang sensitive position kung hindi mo siya kapag panindigan, kung hindi mo siya kilalang kilala. Kilalang kilala mo siya, mapagkakatiwalaan mo siya, di po ba? So saan po siya galing bago po daw napunta sa grupo nyo? Siya lang po yung... Ano po? Sa alam nyo? Siya lang po yung nakilala ko nung nandun sa listahan. At... Pero po, bago nyo po siya i-recommend, ano sumagot, sumagot ka ng totoo, ha? Pwede kita ipakulong dito. Ha? Pwede kita ipakuntim dito at ikukulong kita dito. Yes, sir. Ha? Yes, sir, Honor. Sumagot ka ng totoo. Ano mong nakilala si Mayo? Nakasama ko po siya sa Manila, Your Honor. Nakasama mo sa Manila? Yes, sir, Honor. Anong ginagawa ni Mayo doon? Dati po kaming nasa PCP sa Station 2 na assign, Your Honor. Station 2? Yes, Your Honor. So in other words, matagal lang kayo magkakilala. Alam mo ng karakas nito, alam mo ng balahibo nito. Way back, Your Honor, nung PU1 pa sila. Pakita, pakisagot lang, sir. Di ba? Do you agree? Kasi doon, balik tayo doon sa sinabi ko, hindi ka mag-recommend ng isang tao na maging kasama mo sa grupo na mabibigyan ng sensitive position kung hindi mo talaga lubusang kilala na mababouch mo na itong tao itong epektibo at magaling at malinis. Tama? Kasi yes, sabi mo pa, way back, PCP pa. PCP yes, day. So ibig sabihin, mahaba ng pinagsamahan nyo. Tama? Yes, Your Honor. So ibig sabihin, alam mong karakas nito. Yes, Your Honor. So don't tell me, nung pagdating sa pagsampa niya doon sa grupo ninyo, saka pa lang siya naging tiwali. Ibig sabihin, dating may record na itong tiwali na alam mo na you brought him there because meron kayong niluluto o meron kayong planong lulutuin. Ganun lang po yon ang logic doon. Kasi sir, di ba, bago ka mag-recommend ng tao, gumagawa ka ng vetting, pag-iimbestiga. In this case, you don't need to investigate Mayo because you know him from several years ago. Your Honor, at ang tinitingnan ko po is yung kakayahan niyang magtrabaho. No, sir. I beg to disagree. Hindi po sa kakayahan. Kasama po sa karakter, sa pagkatao. Kasi po, drug ang pinag-uusapan dito. Kung ako nga sa'yo, dapat pinadrug test mo muna. Did you do that? Lahat po kami, Your Honor, nag-undergo ng drug test. Saka... Okay. Kasi dapat, Mr. Chair, ang recommend ko mula ngayon, lahat ng mga opisyal na papasok sa drugs, magkakaroon posisyon sa anti-drugs, dapat ipapalay detector test, background checking, tapos drug test, higher follicle test, etc. Para masiguro na malinis sila. And then, do it periodically. After a year or so, another test na naman. Hindi yung pasok. Kasi yung drug test na sinasabi mo, naiwasan po yun, you know better. Ano po, ang hiniling ko, yun yung mga hair follicle test na months na matitrace back. And then kasama na dyan, yung background investigation, Your Honor. Yung pagkatao nila, yung karakter, hindi yung kakayahan. Oo nga, may kakayahan siya manghuli kasi nga, sanay siya manghuli dap. Talagang magaling siya manghuli, may kakayahan siya manghuli. However, yung pagkatao niya, yung karakter niya, yun, hindi mo ginawa yun. Maybe, Your Honor, maybe, he's telling the truth. Then, in this case, he's telling the truth, wala talaga siya alam, he's a weak leader. Then, if he's a weak leader, wala kang kakayahan para dyan sa posisyon mo, tanggalin mo na yung mga, ano mo, dekorasyon sa uniforme. I don't think he's a weak leader, Your Honor. Like, dalawa lang kasi, Your Honor, kasi di lang dyan. To give him the benefit of the doubt, yeah. Para maging patas tayo. Maaring nga nasabi siya ng totoo. Okay, for the sake of argument, he's telling the truth na inosente siya. Okay, kung inosente ka,
then I would say you're a very weak leader. And if you're a weak leader, you don't deserve the position. Bakit ka pa naging colonel? Therefore, sana, kung hindi ka man makulong, sana huwag ka na mabigyan ng position, sensitive position forever. Kung ako po sana, sa janitorial services po kayo ng PNP, pwede siguro, Mr. Chair. Yeah, thank you, Mr. Chair. I agree with you. The people is as good as the leader. Kung magaling ang leader, ginagalang ang leader na mga tao niya, especially sa PNP at sa military, matino yung mga tao. Pag loko-loko yung leader, loko-loko din yung mga tao because they will not respect the leader because alam nila, itong leader namin gumago ng kalokohan, ba't di kami gago ng kalokohan? Totoo po yan. Matatakot sila. So therefore, sir, dalawa nga lang po sinasabi ko, ulitin ko, it's either you're guilty or not guilty. O para naman, sabi mo kami, kahit pa paano, marunong tumingin ng patas. O pag maaaring nagsabi siyang totoo na inosente siya, malinis siya. O tatanggapin mo ba na you're a weak leader kung ikaw ay malinis kasi nalusutan ka? Dalawa lang yan. Pag guilty ka, then sabi mo guilty ako. Ngayon, hindi pa ako guilty, pero therefore, weak leader ka. You admit? In that situation, Your Honor, pwede sigurong weak leader. Okay. So, therefore, you don't deserve your position. Yun po ang ibig sabihin.